Nandito na naman po ang iyong lingkod, si Katukhang Phil A. Morainan. Ngayon po ay araw ng linggo dito sa Amerika, kaya ako'y may oras na naman po magluto. So ngayon, ang lulutuin ko ngayon ay isang sikat na dessert or panghimagas ng mga Cebuano. Ito ay tatawagin nating masi. So, ang masi ay may kanya-kanyang version. Now, gagawin ko ang aking version ngayon, okay? So, na-try ko ito nung una, which is, it turns good. So, I'm gonna do it again and I'm gonna share. Ay, napakadaling gawin. Actually, konti lang naman yung kailanganin natin mga ingredients. So, ang masi ay may kanya-kanya tayong version. Now, I'm gonna try my own version, which is, okay, I tried the first time and it turns good. Okay, so therefore, I'm gonna do it again and I'm gonna share it to you how to make it. So, papakita ko sa iyo ngayon ang mga ingredients na aking inihanda para sa ating masi. I'll show you my ingredients here. So, I have 2 cups of glutinous rice or malagkit. And I have also 1 cup of mixtures, which is a combination of 1/2 cup of coconut milk, 1/2 cup of condensed milk, and 1/4 cup of sugar. So, ang mga Cebuano kasi, gumagamit lang sila ng simpleng ingredients. So, you can use also like Cebuanos do, mixture of sugar and peanuts. Yun lang, okay lang yung feelings nila. So, but then, I modified the masi. So, what I'm using for my feelings is cheese, okay? I have here cheddar cheese. I have a mozzarella cheese, and I have a cream cheese, so yun. And then, I also have here a ground walnut para pang-coat ko siya mamaya pag naluto na. So, iro-roll ko siya mamaya doon sa walnut, and then that's it, okay? So, of course, I also want a colorful masi, so I have a food coloring here, okay? So, yeah. Giving my mixtures, okay? So, pour gradually your liquid. Wag mo nang bubuhos bigla kasi minsan you have to adjust yung liquid mo. Kailangan hindi siya yung watery para mamaya na mamasa mo ng pos. So, ayun. So, nami-mixture na ng konti. Just make sure na wala lang powder yan. Nakikita mo na. Okay. Just gonna put a little bit of butter here sa plate para hindi siya dumikit. Habang minim. Okay. Tapos yung mga 1 scoop ng 1 tablespoon. 1 tablespoon na glutinous rice. Ipa-flatin mo lang siya, no? Ganyan lang. Madali lang. Tapos, okay, grab ako ng 3 cubes na cheese. Lagay ko to. Lagyan ko siya ng cream cheese. Okay? Tapos, bibilutin mo lang siya. Ganyan. Madali lang to. Para ka naglalaro. It's fun to make it kasi para ka naglalaro. Lalo na pag may mga kids kayo, ako, paggawa nyo to, tutuwa sila. Yeah, just make sure lang na wala siyang butas. There's no hole in it. Kasi para pag nag-melt niya yung cheese, hindi siya lalabas. Nasa loob lang. Okay, now, ang ginagawa ko, meron akong muffin molder. So, yun, ilalagay ko siya dito. Okay?
Ibilugin mo lang siya. Okay. Wait lang siya. Then, lagay mo siya ngayon sa molder. There you go. Ayan, nalagay ko na, di ba? So, ayun po. We're steaming now for 30 minutes. After 30 minutes, there you go. It's done. Alright. I just gonna like, cool it down a little bit. So, this is the finished product. So, yeah, it's delicious. Muna po natin ulit. Mmm. Yep. Mmm. Naghalo yung cream cheese at saka mozzarella. Yeah, ang sarap.